Bugtong-bugtong, kapag bigla ka raw sumusulpot, ikaw raw ay ganito. Kabute! Pero sa realidad, ang mga kabute na ating kinakain ay hindi lang sumusulpot. Pinaglalaanan ng panahon, tiyaga at alaga bago magbunga. Yan ang ituturo sa atin ni Mami Vea. Sa pag-aalaga ng mushroom, kailangan marami kang baon na tiyaga, matibay ang loob, at higit sa lahat, nandun yung passion para magtagumpay ka at makuha mo ang magandang bunga ng kabute. Magsilabasa na kayo at ating pagsaluhan ang kwentong kabarangay. Yo! Magandang umaga, Ma'am Bea de la Cruz! Yes, good morning, ma'am! Maraming salamat, ha? Pinapasok niyo kami dito sa inyong farm. Apo. Bati po kayo sa ating mga kabarangay all over the country. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. And the world! Kasi marami na sa atin ngayon sa, ano, sa Facebook and yes. YouTube. Ayan na! Nakumpisa na natin, my friend, di ba? Ang balita ho namin, you started with poultry, ganyan po muna. Paano niyo na umpisahan yun? Mahilig ba kayong mag-farming talaga? Actually po, ang business, family business po ni Hasby is mga poultryhan po. Itik. Dito rin? Opo. Ah, oh, itik. At kayo ay nasa corporate world noon? Opo. Opo. Paano po kayo napunta sa mundo ng farming? Ang layo ng friend. Sabi mo niya po ng farming. Opo. Actually po, noong 2016, nag-start na po mag-dialysis si husband. Okay. So, kailangan ko na po siyang i-supportahan at tulungan. And then, hindi na po ako pwedeng pumasok sa office. Yeah. So, ang ginawa ko po, kinonvert ko po yung poultryhan namin sa farm para po at least nandito rin po ako sa business and then nasusustent lang po rin po siya sa mga dialysis session niya. And at the same time, my friend, yung mga pagkain na kinakain ni Mister. Opo. Ano? Organiko? Alam po natin fresh. Yan! At kapag sinabi natin mga kabarangay na organic, ito ay kahit anong pananim o produce yes. o produkto na napalaki, na grow natin yes. ng walang chemical. Pesticidio, wala nothing. Walang yes. chemical. Kaya pag nakita natin ito, umpisa na natin dito sa kanyang 8,000 ano, square meters. Correct. Umpisa dito sa kanyang ano, ito yung kanyang mga talong. O, di ba? Pag yan po ay nilagyan ng pesticidio, ano, pare-parehong laki niyan. Pare-parehong laki, malalaki, mahaba. Pero pag ganito pong organiko, ayan o, iba-iba yung size. Hindi perfect organic. Ang shape. Diyan mo malalaman na organic, ma'am. Natural. No? Yeah. Gaano katagal bago nyo i-harvest po yung inyong mga produkto rito, katay, produce? Katay. Every 3 days po, nag-harvest po kami. Every 3 days? Pero nag-start po kayong magtanim ng mga ganito? Nang 2016 po. 16 tuloy-tuloy ho yun. Apa. Tapos ano yung mga, sa ano yung cucumber nyo banta doon? Doon kabila. Po sa kabilang ano farm. Ano narito po, bukod po sa eggplant? Ito eggplant. Dito po eggplant. Doon po ang lumbot, dragon fruit. Dragon fruit naroon. Okra. Dragon fruit. Uh-huh. Okay. Tapos sa kabilang side po, nandun din po yung another eggplant po at saka okra. Okra. 8,000, mag-iisang hektarya ang higit kumulang. Ano, mahirap magtanim, maging farmer? Opo, mahirap po. Pero mula po nung niyakap ko ang farm, napamahal na po siya sa akin. Kaya, at ilan na po yung mga kasama nyo ngayon sa pag-farm? Kung dati dalawa lang kayo ng mister ninyo, ngayon gano'n na kayo? Meron po akong dalawang tauhan para po makatuwang po sa pag-harvest. Yun. Ito na! Papasukin naman natin ang isa sa kanilang ipinagmamalaki. Ito naman yung kanilang mushroom! Ka, ito ang mushroom niya. Dito niya kinu-culture ang kanilang mushroom. Ang lamig dito! Oo. Mahalumigmig dito. Tsaka parang medyo kailangan basa talaga yung floor. Ano ang purpose niyan? Bakit kailangan basa yung floor? Bakit kailangan natatabingan? Kumbaga naka-ano sila eh. Oo, shelter. Bakit ho ganun? Para po mapanatili pong malamig ang humidity po niya. Mm-hmm. So, magbubloom po yung flower. Ayan o, ito. Ganda o, ang dami o. Ayan o. Yung pag ganyan, pwede na i-ano yan o. Ready to harvest. Tama ba, my friend? Tama ba, ma'am? Yan ay oyster mushroom. Oyster mushroom. Yan. Igisa sa bawang, hipon, oy-oy. Yes. Yes. Sa pasta, sa gawin yung gulay, pwede niyang alternatibo sa karne. Fried mushroom. Paano ang pagtanggal? Actually, marunong ako nito para hindi ako magmamaru. Hindi ako magmamaru, mamarunong. Paano kung kayo po ang kukuha ng mushroom? Ito, ito, ganda oh. Laki na. Titwist? Ayun! Ang ganda!
Pwede ayan na yan. No. Ready to harvest. And then ma'am, ano po ang ating kinikita rito? Paano tayo kumikita rito sa farm na ito? Halimbawa, usapang mushroom. Dito po sa mushroom, daily po ang harvest nito. Every 4 a.m. ang aming standard na harvest time every day. So, dinadala ko po siya sa market, yung iba po sa mga nagpa-process ng crispy mushroom. At ikaw lang po itong gumagawa nito? Bakit po kayo personal na gumagawa na nito? Para po, hands-on po ako na nakikita ko kung ano po yung quality mm-hmm. ano po yung kailangan improve, mm-hmm. kung ano po yung okay na. Mm-hmm. Gaano kalawak itong mushroom area po ninyo? Actually po, ang laki, mahaba. 6 po itong room. Okay. Sa isang room po, nagkakasya po siya ng 4,000 po. So ito po ay 4,000. Ito po 3,000. Uh-huh. Yung pong ito po sa kabila is 4,000. So nag-upgrade po ako ngayon na lahat po tong 6 ma-convert po sa 4,000 para at least meron po akong 20,000 na protein bags daily na ina-harvestan. Mm-hmm. Wow, dami nun. Sa mushroom pa lang. Ano ba usapan niyo kanina? Oo. Opo, sa talong po at saka sa ibang integrated gulay, every 3 days po ang aming harvest. Bakit ho mushroom ang isa sa mga ifinocus niyong gawing produce dito sa inyong farm? Yes ma'am, maganda mo tanong. Kasi po ma'am, ang noon po nasanay kami sa Itek na daily nagpipick ng egg. Mm-hmm. So, nag-isip din po ako na ang mushroom daily din hinaharvestan. Mm. So, araw-araw siyang may kita na sumusuporta po sa asawa. Ano ang challenge sa mushroom producing? Kasi, syempre, I'm sure, di ba, may mga technique na kailangan pag-aralan ng mga gustong pasukin yung negosyong to. So ma'am, dapat po, pag po nag-umpisa tayo ng mushroom, marami po tayong baong pasensya. Kasi gusto ko yung... Gusto ko yung may baong pasensya. At inaral niyo po ba ito? Ano ba kayo? Nag-seminar ba kayo? Paano ginawa ninyo para ma-achieve niyo yung ganyang laging nagpo-produce yung inyong mga mushroom everyday ng ganito karami? Ito, ang dami yun. Apo. Through experience lang po. Noong una po talaga ang hirap. Ang dami po namin natatapong 5,000 protein bags dahil na-contam. Ano ibig sabihin na na-contam, ma'am? Contaminate. Hindi po siya contamination po. So hindi po siya nagtuloy ganito po maging white, ma'am. So, Ano ba ito? Nag-brown? Ano ibig sabihin niyan? Yan ma'am, hindi siya contam. Ano lang siya? Hindi lang siya natakiman, kaya hindi siya nag-white. May edad na po kasi ito, ma'am. Ibig sabihin kaya, niyan. Ito pong nasa loob na ito po yung nilalagay yung punla. Ito po yung ginagawa yung seed. Kusot po ito, sir. Kusot po. Mm-hmm. Siyan pala siya. So, and then, paano nyo tinatanim yung punla riyan? So, pagkaburo po ng kusot, nilalaga po siya ng 8 hours. Okay. Mm-hmm. And then, the following... Yung kusot itself? Opo. And then, ito po ma'am, itong protein bag po. Mm-hmm. And then, tataniman na po siya the following day. Pag malamig na po siya. Tapos sa kanyo na ilalagay rito? Amoy mo yung... Correct. May sense. Okay, so pinakita na, nakita na natin kanina si Love, namitas yes, na roon. Yes, namitas na rin ako doon. Oras na para dalhin tayo ni Ma'am Vea doon sa inyong cooking area. Yeah. Then ipapakita, iluluto si Ma'am Vea. Ano iluluto nyo ngayon para sa amin? Mushroom Shanghai. Yan, tara na! Okay. At nang maano na... masintensyad. Masintensyad talaga. Gutom! Eto na tayo! Mag-uumpisa na tayo! Nandito na po ang ating fresh! Nakahanda na ingredients si Ma'am Vea o mga kabarangay. Ha? Sa mga nakikinig sa Radyo Aguila, nakaset up na ang mga ingredients na lulutuin gagamitin ni Ma'am Vea sa paggawa po ng... Mushroom Shanghai. Mushroom Shanghai. Fresh na fresh. Fresh na fresh to, ha? Farm to table. Yan! Oh. Farm to table. Yun ang gusto ko sa lahat. Farm to table. Rekta sa mesa. So, naglalagay na po ngayon ng gloves si Ate Vea para ma-make sure na malinis yung ating pagluluto. So, ano po yung mga ingredients na meron tayo, Ma'am Vea? So, ito po ang fresh mushroom. Binlunch ko lang po siya para po at least tinadtada natin. Hiniwa ko lang po siya. It makes sense na maging Shanghai siya, love. Alam mo bakit? Kasi ang mushroom ay kilalang meat extender. Yes. Diba extender? Kapag kinain mo, meron siyang consistency at texture na parang karne. Mm-hmm. So, dinadagdag siya talaga. And even the taste, diba, my friend? Oo, in the absence of meat, halimbawa, wala sa budget, diba, kulang sa budget, mushrooms. Yan. So, tapos simple po. Simple carrot lang po. Ayan. Linunch na po ito. Natama po. Ayan. Kasi niwahiwa ng maliliit. Kukunin ko na po yun. Tagalinis.
Tapos po, onion. Ah, akin na po yan, ma'am. Uyun, baka umakit yung pusa. Tawagin nyo na. Bell pepper. Bell pepper, okay. Sumunod po dyan ay? Cheese. Oh, may keso! Ano lang naman po. Pwede naman, pero sarap! Hindi na tayo magreklamo. Ma'am, pag sarap niyan. Pag budget, pwede pong wala. Ano po yan, ma'am? Cornstarch. Yan, pang binder. Binder. Yan, binder natin. Kung baka karne, di ba nilalagyan naman natin dito? Correct. Next, my friend. Isang egg. One egg. And binder din yan. Binder din yan. And then, salt, ati pampalasa. Pampalasa pa. Yan, okay. Ayan na! Mag-uumpisa na! So, mix lang po natin. Haluin. Opo. Ayan na, haluin na po ito. Ayan. Pag mga ganito, ilang ano po yun? Ilang kilo ng mushroom yung luto po na yun? Ay, ito po ay half kilo lang po half ito. Half kilo lang. So, ayan. Marami na po itong magagawa para po sa... Rub it up, my friend. Simpleng lumpia wrapper na bibili natin sa palengke o sa grocery, diba? So, ibinibenta nyo rin po ito? Pwede din po, opo. 12 pieces po sa isang tub. ₱90 po. At ikaw rin ang gumagawa nun? Yes po. Ma'am, saan kayo nakakakuha ng oras? Kaya nga! I mean, full-time ang pagpatakbo ng farm. Iba't ibang klaseng gulay naman. Iba't ibang klase ng disiplina at pangangailangan, ha? So, ito na po yung... Opo, may oras pa siya sa ganitong mga iba pang pagkukuna ng kita. So, ito na po. Sige, friend. Kausapin mo na siya. Ako magbabalot dito. Ayan. Ayan na. Gano'ng katagal ang pagprito niya para mapiguro po na... Ang mushrooms, gano'ng katagal po maprito? Opo. Madali lang naman po siya kasi na-blanch na po natin. Tsaka, ready to eat naman po ang mushroom. Okay. Opo. Bukod po sa Shanghai, ano pa pong mga dish ang pwede pong gamit sa mushroom natin, ma'am? Pwede po itong gawing bagoong. Correct. So, kimchi. Ano and pa then, po? Imbutido. At saka po ito, mushroom Shanghai. Pwede rin actually sisig. Sisig, yan. Nakikita po natin to sa mga... Naadobo rin po ito. Yes. Sarap niyan pag adobo. Ayan. And then ilang minuto lang pag mag-golden brown, yun na po yun. Ready to eat na po siya. Parang lulubog. Ano po ang masasabi niyong satisfaction na nakukuha niyo sa pagtapapatakbo ng isang farm na katulad nito? Actually po, kasiyahang nakukuha po ninyo sa ganito. Sa pagmamushroom po kasi, nandito na ako, nagbi-business daily, may kita araw-araw. At the same time, nagagabayan ko yung husband ko na may illness. And then, pati yung mga kids ko. At ang pinakamaganda, fresh po yung aming nakakain through our integrated farm and mushroom. Yes. Oh, at saka marami kayo natutulungan mga tao. You help create jobs for the people and also ang dami nagbe-benefit dito kasi organic. Mapalad ang barangay nito kasi mayroon silang quick access, easy access at sa organico, organic friend, mga gulay organico, at produce. Pakapalad nyo. Ito pang pagpa-farm nyo, nakikita nyo yung gagawin nyo na for life na ito. Opo. Full commitment na ito. Lifetime commitment. Lifetime na. Opo. Anong payo po may bibigay nyo sa mga kababayan natin ang gusto maging katulad nyo magkaroon ng ganitong farm? Lahat naman po pwede tayong magkaroon ng farm. Basta lang po meron po tayong tiyaga at yakapin po natin ang pagtatanim. So, bibigyan po kayo ng ani na araw-araw na fresh. Yun ang reward, ano? Opo. Yun ang reward, opo. Nice. Fresh, Okay na po ito. Okay! Yan, ang pwede saya! Mamaya titikman natin yan. Yes. Pag may luto na. Friend, marami na. Ay, uy, salamat. Ang galing-galing. Kasi marami na po ba? Ma'am, salamat, Ma'am Bea. Oo nga, salamat, Ma'am Bea. Ready? Ladies first. Okay, ready? Come here, come here. Ready? 1, 2, 3. Yay! Oh, sarap na to. Ay, dinalawa. Dalawa, wow. Mamay ikaw na. At, ha! May patawdawan. May patawdawan. May ingit yung iba dyan. Ang galing na to. Shanghai nga, pero mushroom. Nakasama ko kasi earthy, woody yung flavor, earthy yung flavor ng mushroom, di ba? Huli lang sarap! Salamat, ma'am. Ma'am, baka yung balat ko. Ang sarap, my friend! Ika mga gusto ng healthy na option ng kanilang dieta. O, di ba, ng kanilang pagkain. Ito yung perfect. Ang sarap! Dapat pala ito!
Dapat pinipil, mailabas natin sa market. So, ano? Possible yata. Bili ba niya frozen? Oo, oh, correct. Yan nga yung sabihin mo sa kanya. Tatab ko, tasakap. Mahal! Sarap. Saka, rest, ano yung mapapahinga ka, assured, healthy yung kinakain mo. Hi! Smile mo! Mga Connect 25, this is Love and New Better po! For more love to the pet and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.